So ayun guys, so magbabakbak kami ngayon dahil itong project natin ngayon, pakita mo nga tol, hindi siya pumuputok. So syempre, kailangan bakbakin natin to. So ano ba yung ginagamit namin? So bago ko ipakita kung ano yung ginagamit namin, wala na tong part 2 na video, malalaman nyo agad sa video na to. Tapusin nyo lang kung ano yung ginagamit namin. Syempre, i-demo muna natin. Diba? So ayun, oh, ayaw niya pumutok eh, oh. Ayaw niya pumutok. Maganda naman pagkakapakapit nila ng pintura. Ang problema nga lang, nagka-crack-crack siya. Ayan, pagkatagalan na daw. Ayan o, para siya nagka-crack. Zoom mo nga tol. Ayan o, nagganyan na daw. Then, yung ditong part na bakbak na. So, dahil papagawa sa atin to ni Bossing, from Caloocan pa, salamat sa pagdayo Bossing. So, apply na natin to. Tignan muna natin syempre kung effective bago natin i-flex yung gamit natin. Yun. Uy, bilis ah. Bilis oh. Naisip lang oh. Oo, gamit mo po. Ang gamit ko dyan? Ano lang yan, tawag so, nito? Hindi, ano. Gamit ko rin ito, aceton. Yung pang cutix. Ayan. Ganyan lang siya, kailangan nyo lang i-rub ng ganyan. Oh. Diba, napaka-basic lang oh. Kita nyo na. Hindi na ito masisira yung kahit anong plastic nyo. Dito ko magtataka sa pambakbak natin na to. Napakatapang niya i-apply. Pero, hindi siya naninira ng plastic. Yung iba kasing pang-apply natin ng ano, kagaya ng mga strips wall, yung ibang mga thinner na gamit natin, ano, tawag na ito, pinapalambot niya to, yung plastic. Pero ito hindi eh. Nakailang pambakbak na kami na ganito. Ah, basic lang oh, dali lang oh. Pag ito gamit mo, talagang basic lang. Diba? Hindi mo na hihintayin. After na ito, liliayin mo na lang. Tapos apply uli ng panibagong pundasyon. So, ayan siya. Maya-maya natin. Maganda makita nila na nakabakbak tayo kahit mga kalahati man lang. So, hindi mo na siya kailangan ano, pag-stain dyan. Alright? So, ayan oh. Ganda. Oh, di ba? I-rub mo lang ng i-rub, kuskusin mo lang ng kuskusin. Ayun oh. Bilis niya matanggal. Oh. So, ready na ba sila? Para i-flex na natin kung ano yung gamit natin. Ready ka na rin ba? Ha? Ready ka na? Ready ka na. Ikaw, ready ka na? Ready ka na ba? So, ayun, ito. I-flex na natin. Tanggalin ko lang tong portion na to ng konti na lang. Yan oh. Oh, di ba? Effective oh. Di ba? Effective. Sandit lang oh. Rebuild na natin. Siyempre, huwag na natin pahirapan yung mga viewers natin. Sinusuportahan na nga tayo. Pahirapan mo pa. Yan lang yun oh. King's High Gloss Acrylic. So, hanap lang kayo ng ganitong thinner. Matapang to, promise. Pero sa kamay, hindi siya ganun kainit. Ito lang gagamitin natin oh. Oh, yan. Apply. Ilagay rin natin para sigurado. Oh, yan oh. Gamit namin. Oh, di ba? Kings. Kings lang sa kalam. Baka naman, Kings. Baka naman. Yung iba dito, na stock, inuubos na namin. Kasi talagang napaka-useful niya, lalo na panghugas sa barel natin, mga ba-sprega natin. Panghugas natin yan, yan din gamit natin. Bilis niya makatanggal. Sa ibang mga panel, like mga iba namang ano, makakapal yung top coat, pakukuluin niya muna. So, kailangan mo lang siyang i-rub ng i-rub, tapos balikan mo ng balikan. Medyo magastos sa thinner, pero dito ka na sa sigurado, diba? So, nalaman nyo yan dito sa Power Shire. Maraming salamat! Bye-bye!